Patutsada kay DILG Secretary Maroa si Vice Presidente George Marvinay at yan ay habang ikinakampanya ng Vice Presidente ang United Nationalist Alliance o UNA sa lalawigan ng Capiz. Wala pang pahayag si Secretary Roas tungkol dito pero ayon sa Partido Liberal, malabo ang pag-asa ng UNA sa baluarte ng Sekretaryo ng DILG. Nakatutok si Cara David. Ilang beses nagpasaring si Vice President Jejo Marvinay kay DILG Secretary Mar Rojas sa pangangampanya nito kanina sa probinsya ng Capiz kasama ang ilang senatorial bets ng UNA. Sa Rojas City, dumaan pa ang motorcade sa tapat ng bahay ni Secretary Rojas. Hometown ng dating katunggali ni Binay sa eleksyon ng Capiz. Kaya nang tanungin ko si Binay kung ano ang pakiramdam niya ng mangampanya sa baluarte ni Rojas. Baluarte niyo ba ito? Hindi ba niya ito baluarte? Mukhang hindi ko yata nararamdaman. We are very confident. Meron naman akong pinalalunan dito. Kumpiyansa si Binay na hindi solid ang Capiz sa Team Pinoy. Marami rin daw silang supporters dito. Ayon pa kay Binay, noong nakaraang eleksyon, nanalo daw siya sa dalawang bayan sa Capiz. Nang ipakilala ang mga kandidato ng UNA sa Capiz, nagbiro ang pangalawang pangulo nang tawagin sa entablado ang kandidato mula sa bayan ng President Rojas. Sabi ko... sayang na pangalan. Bakit po sayang ang pangalan? Eh kasi namatay na kagad si President Rojas. Sinikap ng GMA News na makuha ang pahayag ni Secretary Rojas pero wala pa siyang ibinibigay na pahayag sa ngayon. Sa isang text message, sinabi naman ni Liberal Party spokesman Miro Kimbo na baka mahirapan ang UNA na makuha ang boto ng Panay at Iloilo Region. Namamayagpag daw doon ang Team Pinoy at sinusuportahan din daw sila ng mga incumbent na opisyal doon. Pero hindi lang si Rojas ang pinasaringan ni Binay, kundi pati rin ang manok ng Liberal Party sa Rojas City na si incumbent Mayor Angel Alan Celino. Ani Binay, binastos daw sila ng Mayor ng Rojas City. Pinagbawal niya yung paglalagay ng mga welcome konko. Tapos, tinanggal na yung mga nakakabit. Kakain sana ako sa palengke. Tinakot niya. Ayaw payagan na kami kumain doon. Sinikap ng GMA News na makuha ang panig ni Mayor Celino pero hindi siya mahagilap sa Rojas City sa ngayon. Samantala, ikinatuwa naman ng UNA ang napabalitang endorsement daw ng Iglesia ni Cristo sa limang kandidato nila. Yan ay bagamat hindi tinukoy kung sino ang naturang lima. Malaking tulong daw ito sa kanila. Kasama ni Binay sa kampanya ang UNA senatoriables ang kanyang anak na si Nancy, dating Senador Ernesto Maceda, Representative Mitos Magsaysay at Tingting Cuangco. Pagkatapos sa Capiz, dumiretso ang grupo sa Aklan. Mula rito sa Capiz, Cara David, nakatutok 24 oras.